ka bang kailangan ng swerte para magtagumpay sa buhay? Naniniwala ako na ang bawat swerte ay dumarating, hindi ito kailangang hilingin. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan para mabuhay sa mundo. Huwag tayong maniwala sa swerte. Dahil ang sabi nga sa kanta, swerte-swerte lang. Hindi natin kailangan antayin to, bagkus kailangan magsumikap tayo para tayo swertihin sa buhay. Hindi tayo kailangan umasa na ganito, na ganito, na ganyan, na darating siya, bagkus kailangan natin paghirapan ang bawat ano at bawat makamtam natin para magkaroon tayo ng masaganang buhay. And I, thank you. Naniniwala ka bang kailangan ng swerte para magtagumpay sa buhay? I believe hindi po masyadong naniniwala sa swerte. Because I believe, ladies and gentlemen, in order for you to succeed in life, you must strive harder, work harder, and believe in your capabilities and abilities. Always remember, no one can help you but your own self. Hindi dapat lahat itinalay ang tayo sa swerte. Kapag naniwala ka sa swerte, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na magsisikap. Always remember, gaya ng isang kawayan, yuyuko, patataas. And I, thank you. Iiwasan mo ba ang best friend mong pinagseselosan ng karelasyon mo? I believe na kung talagang best friend ko siya, maiintindihan niya ako. Bakit? Pag ikaw isang kaibigan, kailangan intindihin mo ang iyong kaibigan, kung ano ang nararamdaman niya sa ngayon. Masaya ako sa boyfriend ko, intindihin niya yon. Dahil minsan lang may lalaki tumanggap sa kung ano ako, kanong klaseng pagkatao meron ako. Parang araw maghihiwalay din kami ng boyfriend ko, babalik at babalik ako sa best friend ko. And I, thank you! Iiwasan mo ba ang best friend mong pinagseselosan ng karelasyon mo? I believe, dito sa ating mundo ginagalawan, we have to make some decision. Mas mahalaga po sa akin ang aking best friend kesa sa aking karelasyon o boyfriend. We all know for the fact in this life, you have to make some choices. You have to weigh the scale should be in the balanced position. Kung ang aking karelasyon ay tunay nagmamahal sa akin, then definitely, mauunawaan niya kung bakit meron akong best friend. Ladies and gentlemen, always remember na ang best friend ay maghapang buhay. And I, thank you. Kung ang karelasyon mo ay may tato ng pangalan ng ex niya, ipapatanggal mo ba ito? I believe, ladies and gentlemen, kung ang ex ko po ay may tato ng pangalan ng ex niya, yes, ipatatanggal ko po ito. Sapagkat ang tattoo na pinalagay niya sa kanyang katawan ay nangangahulugan na mahal niya pa ito at nanatili ito sa kanyang puso. Ano po ba ang ginagawa ko dito sa mundong ating ginagalawan upang mahalin ang isang tao? Nasa gayon po, kapag tinanggal niya ang tattoo na yon, ako na po ang mangingibabaw sa kanyang puso. Sa ganitong pamamaraan, mapapatunayan ko po sa sarili ko na mahal niya po ako, whether you like it or not. And I, thank you. Kung ang karelasyon mo ay may tattoo ng pangalan ng ex niya, ipatatanggal mo ba ito? I believe, ladies and gentlemen, na kapag sinabi mong ex, it only means na nakaraan na, past na yan, move on na, kalayaan ng kalimutan. Naniniwala po ako, ladies and gentlemen, kapag minahal mo ang isang tao, hinding-hindi mo nakakalkalin ang kanyang nakaraan. Ang tattoo ay nandyan lang yan. Permanente, nakaukit, makulay. Ngunit ang pagmamahal dito sa puso, ang mananatiling matatag na tattoo na hinding-hindi kailangan mawawala ng sino man. And I, thank you. Dapat bang itigil na ang pagbibigay ng homework sa mga estudyante tuwing weekend? Bagay sa kanila. I believe bilang isang guro, hindi po ako naniniwala na dapat itigil ang pagbibigay ng homework sa mga estudyante. Pagkat dito nakikita natin kung talagang nag-aaral ang mga mag-aaral. Dito nasusubo kung talagang pinag-aaralan nila, nagre-research sila ng mga sinasabi ng kanilang mga guro tungkol sa kanila. Aanhin mo ang isang mag-aaral na hindi naman nag-aaral sa bahay, wala rin. Isang oras lang sila sa school, isang oras lang yung subject, mahirapan silang makakope up. And I, thank you. Dapat bang itigil na ang pagbibigay ng homework sa mga estudyante tuwing weekend? I believe, ladies and gentlemen, na hindi dapat itigil ang pagbibigay ng homework sa mga estudyante every weekend. Dahil nakakatulong ito sa kanila upang ma-remember o matandaan nila kung ano ang naging lesson nila ng nakaraan. Naniniwala po ako na ang bawat homework ang siyang tatatak sa isipan ng mga kabataan. At naniniwala po ako, ito ang magiging guide nila upang may sasagot sila sa kinabukasang lesson. That would be all. And I, thank you. Anong isang bagay
na kapag nagawa mo na, masasabi mong kumpleto na ang buhay mo. Okay, mga kaibigan, ang isang bagay na masasabi kong kumpleto na ang buhay ko, kung makakausap ko lang ang aking mayabang ama. Sasabihin ko sa kanya na ang kanyang apelido ay kinabit sa aking pangalan. Kailanman hindi ko tatalikuran at hindi bibigyan dungis man lang. Bagkus, balang araw, ituya hangaan, papalakpakan ng sambayanan. Yan ang isang bagay na aking hindi ko tatalikuran, ang makausap ko ang aking ama. Sapagkat mahal na mahal ko siya, ibig ko siyang mabuhay pa. Yan, yun lamang po. And thank you. Anong isang bagay na kapag nagawa mo na, masasabi mong kumpleto na ang buhay mo? Ang isang bagay na masasabi ko sa sarili ko na kompleto na ang buhay ko ay ang kung may bibigay ko ang pangarap ng aking ina. Sapagkat ang pangarap ng aking ina ay makita ko sa isang entablado na katulad nito na madadala ko ang kanilang apelido at may pagmamalaki sa aming mga kamag-anak. Sa pamamagitan nitong show na to, naipakita ko sa kanila kung paano ako naging proud dahil nadala ko ang kanilang apelido at napasaya ko sila. Ganun pa man, napasaya ko din ang aking sarili. And I thank you.